Hello guys. Inuulit ko naman. Hello guys. Andito naman ako sa labas. Ito yung attire ko kasi mahilig ako sa pink. Tapos, sa totoo lang, nasisiyahan talaga ako sa mga ginagawa ko. Since nagsimula ako mag-YouTube, parang kahapon lang hanggang ngayon, parang kailan lang, marami na talaga akong ideya or naisip gawin para sa channel ko. Kaya nandito ako sa labas ngayon. Maginaw mga kaibigan ko, kaya nag-wear pa ako ng ano to? Winter hat, tapos jacket. Hindi pa kasi summer ngayon. Kaya ito ang attire ko. Nagtataka kayo na ba parang pink na lang siya kasi my favorite color is pink. Sa totoo lang hindi naman ako bata. I'm 38 years old lang naman ako. Pero ito kasi talaga ang mukha ko, positive. Ito lang kasi ako kasi simple lang ako kasi ako ito. Gusto ko lang kasi ibahagi sa inyo ang buhay ko. Kaya nagsisimula na ako mag-share. Tapos yung asawa ko, hindi yan makapaniwala na nakapasok ako. Tapos hindi siya, kasi sinasabi niya sa akin, hindi daw niya ting yung YouTuber. Siguro nga naman, meron naman siyang Airbnb. Yung asawa ko guys, mga kaibigan ko, ano yan siya? Half Swedish, half Finnish. Tapos ang trabaho niyan is computer engineer. Nagtatrabaho siya sa Siemens doon sa Finspång, Sweden, ibang city. Nagtataka nga ako sa kanya, ba't hindi niya ako tinuturuan, ba't kailangan pang ako ang pumasok dito sa YouTube, whereas computer naman siya. Naiintindihan ko din naman yung asawa ko dahil sa busy na siya, dahil may trabaho pa siya, may mga taong pang criticize sa kanya. Alam niyo naman mga tao ngayon, kahit gaanong kabait natin, kahit gaano tayo ka approachable, hospitality, mayroon pa ring mga tao na nagagalit sa atin. Kailangan pa tayong i-critics ng mga tao na ito. Hindi ko lang alam kung naiinggit or hindi sila masaya sa buhay nila. Sana, hindi na lang sana sila mag-react, or kung ayaw nila, huwag na lang sana. Pero may mga tao talagang i-criticize tayo. Okay lang yung guys. Buhay ko to. Buhay din nila yun. Baka gusto nila i-criticize din ako. Okay lang naman sa akin. Walang problema. Ganyan talaga ang buhay, mga kaibigan ko. Hindi mo talaga makontrol ang mga tao sa mundo. Ganyan talaga sila. Kaya ako din, para positive ang buhay, ginagawa ko to para kahit papaano masaya ako sa buhay ko. Sa tingin nyo, parang nag-iisa lang naman ako. Totoo kasi, hindi ako pinalad na magkaroon ng anak, tapos yung asawa ko nag-work, tapos dito lang ako sa amin. Kaya ito ang naisipan ko, para kahit papaano, masaya ako. Meron naman din kaming aso isa. At saka guys, hanggang dito na lang ako ha. Sa uulitin, don't forget to subscribe, put your message down below. Bye. God bless.